Yes, bro. Good evening. Musta, bro? Ikaw, Ray, opening prayer ka lang, bro? Okay na ka? Opening prayer? Okay na po. Ah, sige. Sugod na, bro. 7:05 na. Sige. Sugod na. Sa ngalan ng samahan, sa anak, sa Diyos. Samahan na mo, nakasalangit, pagdaigon ng ngalan. Huwag ka na mo ang winarian, matuman yung pagbuotin sa iyo ka, kapahingan sa langit. Ang kalaro na mo sa matagadlaw, itatagal ng prolawa. Pasulungan kami sa mga sila, ingon pa sila kung masalakan na mo. Huwag dili mo kami itugyan sa panulay, minuha, luwas kami sa dootan namin. Sa ngalan, samahan, sa anak, sa Diyos, sa Panginoa. Thank you, bro Edward. Salamat sa opening prayer. So mga kapatid, good evening brothers and sisters. Ating simulan ngayon ang ating topic. Why be a Catholic and not just a Christian? Bakit ba ay tawag natin sa simbahan ay Katoliko? Bakit hindi na lang Kristiyano? Natanong ko rin ito mga kapatid sa ilang beses na sa isip ko. Bakit kaya hindi na lang yung Church of Christ, no? Or Christian Church? Bakit Katoliko? Parang layo, no? Tapos marami tayong na ano, ma-meet sa mga kaibigan natin, makausap natin. Tinatanong mo, ano ka? Catholic? Hindi, Christian. Tapos ang nangyayari ng lumalabas, parang tayo ay hindi Christian, no? So, tatalakayin natin na 'yan ngayon, mga kapatid. Bakit ba? Anong rason? Bakit Katoliko ang ginamit natin at saka hindi Christian sa pag-identify sa ating mga sarili? So, how many times have you heard this? No? Hi, are you Catholic? O, kagaya ng pasyente ko. Katoliko ka, ma'am? Dili na. Sa una, manaw, sa una, Katolik, karon Kristiyan na. Kung ikaw ang Katoliko, I'm sure, kung kamo Katoliko naka-experience sa ane, medyo mutagsing, mo lagting inyong dungga, no? Yung tenga nyo parang maririndi, no? Kasi parang pinapamukha sa iyo na sila ang Kristiyano, ang Katoliko hindi, no? So sabihin nila, no, before I was a Catholic, but now I'm a Christian. Nakakatawa at nakakainis at the same time pag narinig mo yan, ano? Kasi parang pinapamukha sa'yo na minsan ang sinasagot ko, joking ni, bakit? Ano ba kaming mga Katoliko? Satanista? Sige, pero hindi rin natin sila ma-blame kung bakit ganon. Meron din silang rason. Pero i-explain natin mga kapatid kung bakit Katoliko ang tawag natin at hindi Christian ang tinatawag natin sa ating simbahan. Okay. So, yes, you are a Christian. No? Pag tinanong mo, are you Catholic? No, I'm a Christian. So, ang follow-up question natin, yes, you are a Christian. But, what kind of Christian? Kasi, sa totoo lang mga kapatid, no? There are now, right now, no, 43,000 Christian denominations in worldwide. 43,000 Christian denomination. And kahit sabihin pa nila karamihan dito sa 43,000 denomination ay a lot of them have common belief in Jesus Christ, common, marami sila. Pero marami pa rin ang hindi magkaparehas ang kanilang doktrina at turo about Jesus Christ, the divinity of Jesus Christ, the morality, the teachings like that. No? So, hindi pa rin nagkakasang-ayon sila. So, ang sasabihin, kailangan po nating malaman kung ano yung belief mo. No? Sabi niyo, what kind of Christian? Kailangan po na malaman natin kung ano ang kang klaseng Kristiyano kasi marami. So, sasagot nila sa iyo, ganito. It doesn't matter what
our specific belief is. What only matter is we believe in Jesus as our Lord and Savior, and He died for our sins to save us. Yan, di ba? Para atin yung maririnig yan. Hindi importante yan kung ano klase kaming Christian. Basta importante, we believe in the Bible. We believe that Jesus as our Lord and Savior. Tapos ikaw na Katoliko na walang alam sa katekism, sabihin mo sa isip-isip mo, o nga no, hindi naman yan importante nga no. Basta, yun din ang sinasabi ng mga maraming Catholic charismatic groups, yung mga kasama natin ngayon, kasi nahawa na rin sa mga Protestant na teachings. So, mga charismatic Catholic groups, not all of them, but many of them, nahawa na, and then it's just a matter of time na mag-jump ship, kasi many of these groups also, hindi na masyadong binibigyan ng emphasis ang catechism. Minsan, ginagaya na ang setup ng mga Protestant churches, kaya some of them, when I talk to them, actually say this, na it doesn't matter, Brad, huwag tayo mag-ano sa doktrina. Kasi, it doesn't matter kasi, what matters is, we believe in Jesus as a Lord and Savior, yun ang importante. Pero, itong kausap ko, Katoliko ha, na charismatic group. So, ang pinagsasabi niya, para na rin words ng mga Protestante. They think they are Catholic, but hindi sila aware, unti-unti, nahahawa na sila sa doktrina ng Protestante. At saka ito pa sasabihin nila, pag namatay tayo, Brad, no, when we die, Jesus will not ask if you are a Baptist or a Mormon or a Catholic or Adventist. Hindi naman yan yung tatanungin ni Jesus eh. Ang tatanungin niya is we have a personal relationship with Jesus. O diba? Pakikinggan mo, tama. O nga no. Hindi ko na kailangan magkatoliko. Hindi ko na kailangan. Basta importante, may Bible ako. Meron ako Bible. Meron akong personal relationship with Jesus. Yan ang importante. Yan. Alam mo, napaka deceptive ng demonyo, mga kapatid. Pag una mong tiningnan ang idea ng demonyo, sa unang tingin, mukhang tama. But you really have to study the truth in order to expose the lie. Hinggan mo, napakagandang simplification. Yan tawag na oversimplification. Personal relationship with Jesus, ganda pakinggan, anumang masama dyan, walang masama. Maganda siya. Tingnan. Totoo. Pero, it is a partial truth. Totoo siya. Personal relationship with Jesus Christ is important, but it is a partial truth. Do you know, mga kapatid, what you believe is important? Contrary to what they say, na it doesn't matter our specific belief, as importante is we believe in Jesus as a Lord and Savior. Yun. Religion is not important, church is not important, only Jesus saves. So, what are they telling? Basta, you believe in the word Jesus, you accept Him as who died for our sins, that's it, tapos na. Delikado. Why? Because what you believe is important. John chapter 3 verse 18, anong sabi? Whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe stands condemned because they have not believed in the name of God's one only Son. So, importante pala kung ano yung pinapaniwalaan natin. Hindi yung sabi na iba. Ang importante yung ginagawa mo. Mabuti sa kapwa. Maliligtas ka, no? What you believe in your mind is very important. Because it all starts in the faith. Pero sabihin nila, hindi naman kami guilty dyan sa sinabi mong verse kasi we believe in Jesus Christ. Okay, let's go to the next one. 1 John chapter 4, verse 2. By this you will know that the Spirit of God, every spirit that confess that Jesus Christ has come in the flesh is from God.
And every spirit that does not confess Jesus is not from God, this is the spirit of the Antichrist. So, if you do not believe that Jesus come in the flesh and is from God, he is Antichrist. Sabihin nila, we believe in that also, hindi rin kami guilty dyan. Okay, good. But let us analyze the word believe. Yung believe, hindi yan mind theory na mental gymnastics na ano pinaniniwalaan mo sa utak mo, yun lang, no? Theory, no. The word believe in Hebrew, the Jewish, ang ginamit diyan ay aman, the word aman. It is used 110 times in the Old Testament, the original word, aman. So, let us now look the another passage using the same verb. So, Abraham believed, or in Hebrew term, Abraham aman in the Lord, no? Believe. Aman ang ginagamit yan. Okay? Since he believed, he credited it to him as righteousness. Okay. So, yung aman, mga kapatid, is a word that is used for yung ginagamit para yung tent hindi lumipad, yung parang malaking pako, yung peg, tawag doon sa English. So, it is driven to the ground into a firm place. So, it is a verb to become a firm stronghold. Like when you are setting up a tent. No? So, yun ang word na aman. So, in Genesis chapter 15, verse 5, no? Abraham believed in the Lord, ang ginamit na believe dyan, aman, and he credited it to him as righteousness. So let's go to Genesis chapter 25, verse 4 to 5. Still, the word aman is used because Abraham obeyed me and kept my requirements and my commands, my decrees and my laws. So, believe because he was firm in obeying him and keep my requirements, my commands. Ibig sabihin, yung believe pala is more than just a mind acceptance. It is your whole life, yung buong buhay mo, ibibigay mo sa pagsunod sa lahat ng kalooban ng Diyos. Yun ang believe. Kaya ang ginagamit na, for God so loved the world, that he gave his only begotten son, that whoever believes in him will not perish but have eternal life. So believe yan ay hindi lang maniniwala ka kay Jesus, kundi buong buhay mo susundin mo lahat ng iniutos niya, lahat ng kalooban niya, no? So God made this promise to Abraham because he was firm in obedience to God. Kaya he was credited to him as righteousness because he was firm in obedience to God. So, firm in God, was firm in his obedience to God and his Torah. Huh? Aman, meaning faithfulness. Believe, faithfulness, giving your whole life to God in obedience. Yan. So, what are your beliefs? Since each denomination, so tatanungin natin sila, pag sinabi nilang di sila Katoliko, Christian sila, so, ano silang klaseng Kristiyano? Kagaya ngayon, di ba? Kahit yung tinanong mo, yung mga Adventist, ay Adventist ako. Kasi pag sinabi mo lang na Kristiyan ka, magkaiba yung belief ng Adventist sa Jehovah's Witness, sa Pentecostal, sa Methodist, sa Presbyterian. So, ang mahilig gumamit yan ngayon, mga kapatid, yung mga born-again Christian, no? Because allergy talaga sila sinasabi na sabihin mo sa kanila na Protestante sila, sabihin mo sa kanila na kung born again sila, ayaw na rin nila. Christian lang. Ang problema lang dyan, maraming klaseng Christian, no? Ayaw nilang aminin, pero ang belief is very important. Kung ano ang pinapaniwalaan mo, it is important because it spells out the difference kung sa kaligtasan o hindi. Kasi kung mali ang paniniwala mo about kay Jesus, kung si Jesus ay tao lamang, hindi ka maliligtas. Antichrist ka.
kung si Jesus ay pananiwalaan mo hindi Diyos, di ba? So what you we have established na what we believe is important. It will spell the difference between salvation and damnation. So okay, patuloy tayo. So what are your beliefs, since each denomination has different teachings? Example, in morality, in worship, salvation, Jesus in relation to the Father. So, importante yan. Huh? And then, sabi ni Jesus, di ba? Bago si Jesus umakyat sa langit, he left the apostles, iniwanan niya ng the Great Commission. Ano yung sabi sa the Great Commission? No? Baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Teach them to obey. Ha? Sabi niya, teach them to obey, Jesus said. Hindi siya sabing teach them to believe. Teach them to obey. Ano sabi niya? All. Hindi partial. Teach them to obey all that I have commanded you. For the last time, I will repeat. Teach them to obey all that I have commanded you. So, now we know, no, that partial truth is a lie. Sabihin mo sa Bible, itong isang part ng Bible, it is true. Yes, that is true. But that is not the whole truth. Hindi ang buong isang verse lang sabi totoo. Pinaniwalaan ko to. Kaya sinabi ng sabi doon sa Bible ni ng guard, tinanong ng guard si St. Paul, anong gagawin ko ma-save? Believe in Jesus Christ and you will be saved. Tapos sabihin mo, yun lang. Yun na yung kaligtasan. So that is partial truth. No? So, kahit totoo pa yan, kung hindi buong katotohanan, yan pa rin ay kasinungalingan. Okay? Half-truth is a lie. Example ng half-truth. Ito. May nakita kang lalaki, tatay, hinahampas niya sa likod yung bata. Tapos sabihin ng isa, you should not trust Peter or sino na si John ba or si Michael. You should not trust Michael with your children because nakita ko siya one time, hinahampas niya sa likod yung bata with an open hand. No? Sige na lang. Pagpatuloy lang natin. Okay? So, nakita ko ang mama, hinahampas niya sa likod yung bata with an open hand. So, hindi mo talaga dapat... Recording in progress. Hindi nyo dapat ipagkatiwala yung bata sa... kay Michael or kay Peter, no? Kasi nakita ko hinahampas niya sa likod. Pero ang tanong, totoo ba na nakita niya hinahampas sa likod yung bata ng malakas? Totoo. So, hindi kasi lugalingan. Totoo, hinahampas. Pero ang hindi niya binigay na detalye sa kanyang testimony ay hinahampas niya dahil ay nabulunan. No? Actually, nililigtas niya kasi hindi makahinga ang bata. He slapped the child because the child is choking. So, diyan natin makikita, mga kapatid, na partial truth is a lie. Kasi sabihin niya, masama yan si Peter kasi hinampas niya ang bata sa likod. Pero hindi niya kinumpleto ang detalye, hindi niya in-include ang detalye na hinampas niya dahil nililigtas niya dahil hindi makahinga ang bata. Yan ang example ng partial truth. That is lie. Huh? Okay. So, kung sasabihin mo lang na personal relationship with Jesus Christ, I just believe in Jesus Christ as my Lord and Savior, yun lang, tapos maliligtas ka na, that is a lie. Because Jesus also said, and many others, example, Jesus also said to be born of the water and spirit. At sabi niya, para maligtas tayo,
Dali lang ha. Recording stopped. So, ang sabi niya, to be born of water and spirit. And then, sinabi rin ni Jesus, eat my flesh and drink my blood. Para maligtas. To have life. At sabi rin niya, you have to feed the hungry and clothe the naked. And then, sinabi rin ni Jesus, you should hold on till the end to be saved. So, marami siyang mga sinasabi. Pag in-oversimplify mo ang Bible, sabihin mo lang, believe in Jesus Christ, that's it. And then, yung meaning mo pa ay sa isip lang, that is a lie. And Jesus said many more. Kahit ang Bible lang sabi, Jesus said many things and done many things that is not recorded. Because if it will be recorded, all the books in the world cannot contain it. Diba? Okay. Punta tayo sa Mormons example. Okay? I-stress ko lang point before tayo pumunta sa kung bakit Katoliko ang term natin. Punta muna tayo sa mga different beliefs para ma-stress natin ang point, no? Na kailangan talagang i-distinguish Mormons. Joseph Smith claims that he was told in the Revelation in 1838, imagine 1800 years after Jesus Christ. Nag-reveal daw si Jesus in a revelation that the church should be named the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Ano pa? Ang mga Mormons, meron silang apat na libro. Hindi lang yung Bible. Yung Bible nila ay King James Version. Maliban doon, meron pa daw dapat the Book of Mormon. And it is a claims to be a record of God's dealings with the inhabitants of the ancient America from 2000 BC to 400 AD. And then meron pa silang Doctrine of Covenants, meron silang the Pearl of the Great Price. Yung apat na yan ay they have equal footing with the Bible para sa kanila. Mormon believe that such apostolic revelation, yung mga apostolic revelation sa Bible is inspired but not infallible. And the only one authorized to bring forth new doctrine is the president of the church. So, I'm just making you aware, no? Kung information lang kung ano yung mga belief ng different churches. Konti lang. So, Mormons believe that the Father, the Son, and the Holy Ghost are three separate gods. Yun ang kanilang belief. And they also believe the Father and the Son each have body of flesh and bones and tangible sense. God the Father was once a mortal who lived on the earth. So, si God the Father, dati siyang mortal na tumira sa earth. And then, there is a God above the Father of our Lord Jesus Christ. Above God the Father and of Lord Jesus. Meron pang God na above sa kanila. Okay? Okay. Let's go to the about divorce. No? Ang divorce about sa Mormons, pwede silang mag-remarry, pero they must receive a cancellation of sealing sa kanilang marriage prior, before sila makaremarry. So sa men, because men are permitted to be sealed more than once, so di hindi na nila kailangan ng cancellation ng sealing before sila magremarry. So, about divorce and morality. Okay, let's go to the Jehovah's Witness belief. So, ito mga puro to Christian, ha? Yung, ano, puro nagbibelieve sa Bible. Okay? So, anong belief ng Jehovah's Witness? They believe that God's one true name should be Jehovah. Okay. And then, the Trinity is not biblical para sa kanila. Because the word Trinity is not in the Bible. So, hindi pwede yung Father, Son, Holy Spirit. And they believe that there is only one God. So, unbiblical yung binibelieve natin ng three persons in one God. Jehovah's Witness believe that Jesus was created by Jehovah. Create lang. So, sa atin, we believe that they are equal, co-substantial, no? Co-eternal. But sa kanila,
sa atin, we believe that Jesus is begotten, not made. But here, they believe that Jesus was made. And he is a lesser God. Okay. And then Jehovah's Witness believe that when Jesus was born on earth, he was just human. Okay. And Jesus was resurrected spiritually. He was resurrected spiritually lang, but not physically. Okay? And then, Jehovah's Witness believe that there are two types of people of God. The appointed class, the 144,000, ito lang yung makakaakyat sa langit. The rest, masisave pa rin, but they will live on the paradise on earth. Yung 144, doon sa paradise sa langit, yung the rest ng humanity na masave is will they just live in the paradise on earth. Okay. And then, ang belief ng Jehovah's Witness sa hell is not suffering. Kung mamatay ka at hindi ka masave, mawawala ka. Hindi ka na matutuloy ang buhay mo. Pag nasave ka, matutuloy ang buhay mo dito sa earth, which is paradise or sa heaven. So, you will just be annihilated. No suffering in hell. Yun ang kanilang turo. Okay? Let's go to the belief of the Iglesia ni Cristo. Established in 1914, no? Sa kanila, the Father alone is the true God. And Lord Jesus Christ is sent by the true God. So, is sent by the true God. There is no God the Son. Hindi po pwedeng merong God the Son or God the Holy Spirit. Hindi acceptable sa kanila. Christ is man and not God. Okay. So, because God is not man and man will never become God. Yan ang teaching ng Iglesia ni Cristo. Okay, let's go. Now, let's go to divorce. Anong turo ng ibang mga church sa divorce? So, yung sa Mormons, kita natin pwede sila. Basta makancel lang yung seal. No? Okay. So, sa Protestantism, alam naman natin na hindi talaga pwede ang divorce sa Catholic. Okay? Sa Protestantism, while it advocates against divorce whenever possible, many Protestant church allow divorce if a marriage is beyond repair. Many. Sa 43,000 denomination, many of them. Marami sa kanila hindi nag-aalaw, marami sa kanila nag-aalaw. Kung ang marriage kuno is beyond repair. Protestantism also permits remarriage in many cases. Okay. Baptist Church. Ang Baptist Church, there are many Baptist Church. No? Kahit Baptist Church pa lang, they split into many Baptist Church. So, Baptist Church has no centralized policy. Wala silang centralized policy regarding divorce. So, those who have been divorced are welcome to join. The decision to remarry a couple, it lies with the minister. Depende na sa minister kung sinong minister. Siya na mag-desisyon kung i-remarry niya o hindi. Okay, let's go to abortion. So, in the Catholic Church, opposes abortion in all circumstances. You can't be Catholic and pro-abortion. Yeah? So, to the United Church of Christ, no? The Unitarian Universalist Association of the two largest American Jewish movements favor a woman's right to have an abortion with few or no exception. Mga example lang yan, no? So, there are several religious groups that have no public position on abortion. Example, Islam. So, hindi naman Christian. Anyway, which lacks single organizational authority. So, hindi nila alam kung kailan talaga when life begins, conception ba or no. Judaism, disagreement among rabbis and scholars on about the issue. So, in Black Protestant denomination, in the U.S., church policy is to allow each individual congregation, depending sa mga congregation, to determine its view on abortion. So, wala silang central authority, wala silang united teaching on certain morality issues, which is very important. No? Okay, now let's go to same-sex marriage. Anong stand nila sa same-sex marriage? So, these are the groups that sanction who agree on same-sex marriage. No? Episcopal Church, Evangelical Lutheran Church,
Presbyterian, Reformed Jewish Movement, Social Friends of Quaker, Unitarian Universalist Association of Churches, United Church of Christ, and prohibit same-sex marriage. Yan. So, makita natin, so different types of Christian, these are Christian churches, these 43,000 types of Christian churches, tatawag din ang Christian churches sila, they do not have a united, universal belief on the divinity of Christ, on this morality. Magkaiba po. No? So now, let's go to the heart of the matter. Introduction lang yon para makita nyo kung ano kaimportante ang merong universal or united na paniniwala. Okay? Okay. So, were the members of, ang tanong natin, yung mga early Christians, early church, Christians ba sila or Catholics? Were the church fathers live in the 1st, 2nd, 3rd, 4th century Christians? Or are they Catholics? So, etong tanong, napaka parang, kung isipin mo, napaka harmless or trivial or hindi importante, but actually, it is a very contentious issue. No? Very masalimuot na issue to actually. No? Kung tingnan mo lang, parang hindi importante, pero very important ang masagot natin to. Okay. So, when Paul started this missionary journey, no, the church of Antioch in Syria, it is there in the church of Antioch in Syria where the first believers in Christ were called Christians. Doon. In the first century. No? It was in Antioch that the disciples were first called Christians. Acts chapter 11, verse 26. The name, and also in the New Testament, mapansin nyo sa Bible, the name Christian was never commonly applied to the church herself. When, kung tao ang pag when it refers to the person, Christian is used. No? Dito mabawasan sa Acts chapter 11, verse 26. The first disciples were first called Christian. So, yung mga tao, itinatawag na Christian. No? But when it is applied to the church, it is never commonly applied to the church, the word Christian. In the New Testament, the church is simply called the church. No? The church. But the term Catholic has also a very old origin. The term was first used already during the first century. Ano yung first century? Before the 100 years. From 33, 40, 60, 70, 80. So, first century. Yan ang first century. It was already used, as far as we know, by Ignatius of Antioch. No? So, Bishop of Antioch. So, si Ignatius of Antioch ay mismong mga estudyante nila ni St. Peter. It was believed that St. Ignatius was ordained by St. Peter himself. No? Sabi niya, nung dinakip siya at dinala doon sa Roman Colosseum para patayin, ipakain sa mga beast, nagsulat siya ng ilang mga letters sa iba-ibang mga churches. No? Isa sa mga sulat niya ay ito. He wrote this to the Church of Smyrna. Sabi niya, wherever the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be. Even as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. So, ang pinakaunang dokumento na nakita natin na may pangalan na Catholic, itong sulat ni Saint Ignatius of Antioch. Siya yung pinakauna. Pero after sa kanya, marami nang gumagamit ng Catholic sa mga dokumento na mga church fathers. Si Ignatius of Antioch lang ang pinakauna nating nakitaan na gumamit ng word. Pero hindi ibig sabihin na ang mga Christian ay hindi gumagamit ng word na Catholic. Siya lang ang unang dokumento na nakita, pero hindi ito ibig sabihin na dito first ginamit sa 110 AD.
Ginamit niya ito in a casual way without explanation of the term. Meaning, he expects that his readers, when he used the word Catholic, in-expect niya na makabasa nito ng sulat niya, naintindihan na ang word na Catholic. Kasi hindi niya in-explain yung meaning. No? So, it means that as early as this, the Catholic term, the Catholic word, is already an accepted term. It is a widely accepted term. Okay. Okay, for Ignatius, the Catholic means that the Church is more than a collection of isolated and disconnected congregations. So, ang Catholic meaning ay hindi siya yung nagkakawatak-watak na mga congregation, Church of Antioch, Church in Smyrna, Church in Cappadocia, Church in Corinth. Di ba, marami na mga churches? So, each churches are called Christian churches, Corinth, Smyrna, Cappadocia, Ephesus, lahat yan. Kada church, Christian churches, but pag sinama mo na itong mga churches na itong mga Christian churches, ang tawag sa kanila ngayon ay Catholic Church. Kuha niyo mga kapatid, individual churches, individual, pero pag sinama-sama mo na itong lahat ng mga churches na ito, ang ginagatawag nila ngayon ay Catholic Church. Bakit? Kasi sila, itong mga church na ito, are united, centralized, and accepting the authority of Peter. The primacy of Peter. Nagkakaisa-isa sila. So, pag may isang church na hindi tumanggap sa turo ng mga apostoles, hindi ikaw kasama sa Catholic Church. Yun. Doon nagsimula bakit ginagamit ang word na Catholic. No? So, it is more than a collection of isolated and disconnected congregations. It is not a regional cult, but intended to include all people of the entire world, universal that is. Okay. So, if you are a Catholic, should you call yourself Christian, Catholic, or even Roman Catholic? Ano ba dapat ang tawag? So, in many people's minds, to be a Christian is often to be a Protestant. Sa ngayong panahon, pag sinabing Christian, Protestante na. Parang hinijack nga nila ang term na Christian eh. Parang exclusive na para sa kanila eh. No? Pag nakakatuwa at nakakainis, nakakalungkot, isipin, ano ka? Christian. No? Oh, ganda yan. Kasi okay yan siya. Siya naliligaw sa kanya, okay yan. Christian yan. No? Parang, okay. Anyway, let's go back. One could even make the case of the certain Protestant groups have hijacked the Christian term as tag exclusively for them. Okay? So, you can hear people say after they have left the Catholic Church, they are no longer Catholic, but Christian. No? Di na daw sila Catholic. Christian na sila. Kahit sa TV, pag nakita mo Christian broadcast, usually it is a, pag tinignan mo Christian broadcast, hindi mo makikita Catholic. Usually, Protestant channel. No? So, the pernicious idea behind this is that Catholics are not Christians, but devotees of a cult. Yan ang pinapalabas nila. Mga Katoliko, hindi Christian kasi maraming mga pinapaniniwalaan na mga hiwala sa Bible. So, kami ang mga Christian kasi yun lang ang naniniwala kung anong turo ng Bible. Okay. Okay, let's go to the term Catholic. Simply means universal. It is the Greek term of the word universal. Tandaan mo, huwag niyo kalimutan, different Christian churches, pag sinama-sama, they go together, and then with unity, with one faith, it's called Catholic. The adjective Catholicos is a contraction of kata and holos, which means about the whole. Alam niyo na yan. At sa karam na rin na.
When employing the term at the time of early Christianity, Ignatius of Antioch, Polycarp, referring to the church, was already everywhere. No? So, the church, the Christian churches are everywhere, marami na. Pero, kailangan nilang i-distinguish ang sarili nila, no? Ibubuklod nila ang sarili nila sa mga sects, schism, or splinter group that might have popped up here and there. Maraming hindi nakakaalam nito, mga kapatid, pero maraming mga Kristiyano na mga sulpot. During the time, marami nang may mga sulpot na. Early Christian, 1st, 2nd century, may mga sumusulpot-sulpot na tinatawag nila ang sarili nila na Christian. Kaya, naisipan ng mga early church fathers, early Christians, na gumamit ng word na Catholic para kung sino ang sasama sa Bishop of Rome, sino makikinig sa Bishop of Rome, yun ang totoong simbahan, Kristiyano. Kasi may mga sumusulpot na they call themselves Christian groups, pero may iba silang mga turo. Okay. It is to distinguish from other Christian groups who have no central authority. Yung Kristiyano kami, pero siya lang pala ang nag-establish. Hindi siya konektado sa mga apostoles. Groups who are in autonomy and different beliefs from each other. Example. Huh? Kaya nga sabi ni, ano, no? Sabi ni Jesus, sabi ni St. Paul, 1 Corinthians chapter 1. I appeal to you, brothers, in the name of the Lord Jesus Christ, that all of you agree together, sabi ni St. Paul, so that there may be no division. Bakit kaya sinabi ni St. Paul to? Now, dapat walang division. Kasi nagsisimula na ang division during this time pa lang. Among you, that they may be united in mind and conviction, my brothers, some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. Sabi ng iba, I follow Paul, I follow Apollos, I follow Cephas, I follow Christ. O, diba? Familiar ngayong panahon, sabi, I follow Jesus Christ. No? Is Christ divided? Kaya marami nang mag-i-splinter. Hindi ko kayo pakikinggan. May grupo kami. Pinagalitan sila ni St. Paul. Kasi dapat united. Hindi pwedeng kanya-kanyang interpretation, no? At saka, from its inception, pagsimula pa lang ng Christianity, has been divided by different practices and different interpretations of religious texts. Remember, wala pang Bible during the time. Okay? Wala pang Bible during the time. Hinahagila pa yung mga, kung ano pa, mga notebooks na mga pinang pages pira-piraso. Pinagdudugtong-dugtong pa, hinahanap-hanap pa, kinocompile-compile pa. Wala pang text, wala pang messenger, wala pang cellphone, mahirap pa mag-coordinate. No? So, marami pang mga hearsay-hearsay. Oh. At saka, hindi lahat ng tao na-meet si Jesus Christ. May mga bagong Christian na sabi niya, Jesus, ito yung sinabi ni Jesus Christ. Pwede siya magpanggap. Hindi naman siya naka-estudyante ng apostoles. Di ba? Ito yung alam ko na sabi ni Jesus Christ. Ito yung sinabi ng ano. So, tapos ito. Okay? So, it is divided by different practices and different interpretations of religious texts. There were many Christian groups floating around. And councils were held to define unified beliefs. Example, sa grupo ng mga Christian faction, Judaizers. Ang Judaizers are a faction of Jewish Christians na hindi nakikinig sa authority ni Peter at saka ng ibang mga churches. They were Jewish Christians, both of Jewish and non-Jewish origins. Who regarded the Levitical laws of the Old Testament are still binding on all Christians. Na dapat susundin pa rin yung law of Moses. So, ito yung mga faction ng Christians. Okay? Ito isa sa mga sakit sa ulo dati. Ito pang grupo. They claim to be Christian, Gnostics, before Jesus came,
nagsisimula na yan sila, pero pag pagdating ni Jesus, in-apply nila sa sarili nila yung Christianity, pero minodify nila ang teaching ni Jesus, no? They adapt it. So these Gnostics, focus nila are spiritual personal knowledge. Parang sila lang yung may special knowledge na alam nila that will lead them to salvation, no? So these Gnostic Christians, Gnostic Christian tradition, see, kita nyo, mga Gnostic to, mga herehes, pero they call themselves Christian, is seen as a divine being which has taken human form lamang. Ito yung mga pinagtuturo nila, no? In order to lead humanity back to the light. Early Christians understood the pre-incarnate Christ ontologically as an angel. Angel lang daw si Jesus. And then Christ did not come incarnate to suffer on the cross. But he suffered, no? Pero mukhang nag-suffer lang, pero hindi talaga totoo. He either merely seemed to be human lang, and temporarily inhabited a human being named Jesus. Yun ang turo ng mga Gnostic Christians. Montanist, isang grupo na naman, they call themselves Christians, founded by self-proclaimed prophet Montanus, who said he received message directly from God, and who more important, and these were more important the teachings of Jesus, sabi niya. Ebionites believed that Jesus was the Jewish Messiah, and he wasn't divine at birth, but chosen by God to sacrifice himself to redeem humanity's sins because was unusually righteous. So si Jesus, pinadala na siya because napaka-righteous niya, pero hindi siya talaga God, no? The Ebionites believed that one had to be a Jew to be a follower of Jesus. Kailangan Jew ka talaga para maging follower ka ni Jesus. Marcionites. So, medyo lalagpas-lagpas lang tayo mga kapatid, ha? So maraming pasensya na para hindi natin maputol. 753 na pala. Okay. Marcionites rejected Jewish law and an Old Testament teachings and believe in two gods. Merong Jewish God at saka merong Christian God, no? Who freed humanity from the grasp of Jewish God. So, at saka marami pang iba mga kapatid, claim to be Christians that do not submit to the authority of the apostles. So, kaya para ma-distinguish sila, ang itong mga loyal at saka mga follower of the true teachings, they call themselves Catholics. Early documents suggest the first Christian communities as well as Christian-like sects had radically different interpretations of the meaning of Jesus' life and teachings. These groups have largely been lost to the history, but they did force the larger Christian church. So dahil dito sa mga herehes na mga claim to be Christian, na force ang simbahan, ang totoong simbahan, na mag sa gawa ng mga councils, no? To confront challenging issue, to hammer down the doctrines about the divinity of Christ, no? To fine tune, no? Develop concepts and adapt rules to standardize the faith and universalize so that we'll have uniform faith. Hindi pwedeng isang church, iba yung paniniwala, ibang paniniwala. And agree on canonical text, dito rin naganap na na-agree nila kung ano yung list ng mga list na dapat ma-include sa Bible of the New Testament. And mostly, those sects disappeared slowly in the 300s. In short, a Catholic is a Christian that belongs to the group with one centralized authority that is Peter. Yon. That is the summary. No? So, they are a group of Christian churches that are united, universal, in one teaching, one sacrifice, one baptism, and one worship. As opposed to those groups who claim to be Christians, but who does not submit to the teaching of the apostles. Hindi sila nagsasubmit sa teaching ng apostles, but have their own authority, meron silang sariling authority, kagaya ng mga ibang mga Christian denomination ngayon, meron silang sariling authority,
kung ano lang yung interpretation nila sa Bible, and they have their own individual teachings and worship. Ang sabi ni Jesus, John chapter 17, verse 22 to 23, I have given them the glory you gave me, sabi ni Jesus, kinakausap niya si God the Father, so that they may be one. Yun ang kalooban ni God. So that they may be one as we are one. I in them and you in me, that they may be perfectly united. That they may be perfectly united. So, sino bang united with faith ngayon? The Catholic Church. Yung ibang mga Christians, sabi na Christian sila. Kaya hindi ayaw nila sa Catholic because they don't want unity. They want their own authority, own treasury, own types of rules and types of belief. Pero ang sa anong kalooban ni Jesus? That they may be perfectly united. Sino ba ang nagsumusunod diyan? A Catholic Church. Ang sabi pa ni Jesus, John chapter 10 verse 16, I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. Gusto niya ibalik. Dapat may isa lang. They too will listen to my voice. Listen to my voice. There shall be one flock, one shepherd. So, merong saksi ni Jehovah, may iglesia, may Kibuloy, may Pentecostal, Methodist, Baptist, Presbyterian, Anglican. So, yan ba? One shepherd? No. Sino bang totoo sa kanila? Sabihin, you are Peter, and upon this rock I will build my church. So, sabihin nila, oh, hindi naman yan si Peter. Sabi niya, my voice, Jesus. Oh, si Jesus nga. Oh, pero di ba, dito si Jesus, sabi ni Jesus, I will build my church. Tapos dito, sabi, one shepherd. Ang one shepherd na yan, hindi si Peter, si Jesus. Okay, sige. Sabi ni Jesus kay Peter, feed my sheep. O, ginawa niyang shepherd si Peter. No? At saka itong church na to ay sa kanya. I will build my church. O, sino bang pinersecute ni Paul? Di ba ang church? O, bakit sinabi ni Jesus, I am Jesus who am you, whom you are persecuting. So, the church and Jesus are one. Okay? At saka, ang gusto niya sa kanyang church, one shepherd, one flock. Hindi maraming authority. One authority, universal, united. Okay? So, we see that the early in the second century Christians regularly used the word Catholic. Maraming dokumento, puro bukang bibig na ng mga church fathers, word Catholic, Catholic, Catholic. Ang pinakauna lang, nakita natin, si Ignatius. Pero, hindi si Ignatius na ang naggamit nun. Marami na. Okay? After sa kanya. Okay? From the second century, the term being used consistently by theologians and writers. And one can conclude that Catholic was a very early description of the Catholic Church. Si Augustine. St. Augustine, 4th century, year 300 plus. Okay, di ba? Sabi niya, relying on the tradition of the early church, means is nowhere, sabi niya, we must hold to the Christian religion and to the communication in her church, which is Catholic. And is called Catholic not only by her own members, but even by all her enemies. Yung mga enemies niya, yung mga Gnostics, yung mga Judaizers, yung mga Montanists, even by her enemies. Ginagamit ng nila Catholic to distinguish them from the Catholic Church. Nicene Creed, 325. Sabi nila, invento na lang daw yung term Catholic ngayon. No. 325. First Ecumenical Council of Nicaea. Kita natin dito. No? I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. So, one baptism, one holy, Catholic. Year 325, ginamit na yung before pa naging official religion of the empire in 381 ni
emperor, nakalimutan ko Theophilos, Theophilos, ang Catholic, andito na ang Catholic sa Nicene Creed. And bakit apostolic? Because in Ephesians chapter 2 verse 20 sabi, the church is founded in the foundation of the apostles. Kaya apostolic. Merong ibang mga Protestante ngayon, sasabihin nila, Catholic din naman kami. Catholic, iaangkin nila na Catholic din daw sila. Pero, meron ba silang apostolic succession? Sabi dito, Catholic and apostolic. Dapat walang pagkaputol na connection from the apostles. Sino lang ba may apostolic succession? Catholic Church. Walang putol na succession from Peter up to the present. We have already 266 popes with no break. No? Sila, most of them, 1800s. Diyan lang nasimula. And then makikita mo pa ang mga pangalan ng founder with na ano sa Securities and Exchange Commission na register pa. Okay. Of all the name, bakit universal? What's big, what is the big deal about universal or Catholic? Bakit yun talaga ang ginamit? Marami naman dyan. Bakit Catholic? Okay. Jesus commissioned his apostles with the words dahil dito sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Dahil dito. Sabi ni Jesus, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of Father, Son, and Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Threefold all to eh. And then, I am with you always. Hindi naman all yung always. Yeah, all of the time. All of history. That's so threefold all. No? All nations, all the things, and all the times. To the close of the age. So, yan ang threefold na commission ni Jesus. So, united, universal to all the nations, no? Kaya yan ang naisip ng mga early Christians na gamitin. Examining the word universal, we see that it contains two ideas. The idea of all, the idea of one. All nations, all teachings, all times. Jesus used the word church twice in the Gospels, both in Matthew. He said, I will build my church. Pero hindi niya sinabi, I will build churches. I will build my church. Hindi niya sinabi, I will build my churches. So, we have only one church. And then, nag-build siya ng makikita talaga. Visible, recognizable church. And Peter has to lead in it in his absence. He did not build an invisible church. No? Visible and recognizable. Kasi kung invisible church ang plano ni God na i-build, eh bakit niya pa mag-a-appoint ng shepherd? Bakit pa siya mag-a-appoint ng kanyang tagapangasiwa kung invisible lang naman? Why would Jesus appoint Peter if he was the only planning to build an invisible church? In Matthew 18:17 sabi, if one brother offends another, they should bring it to the church. Hindi niya sinabing bring it to your churches, bring it to your church, but bring it to the church. The church. So meaning isa lang ang church. Not churches. No? But one visible, recognizable church that can be expected to have a recognizable leadership with universal authority. For example, no? For example, kung ang Methodist ma-offend niya ang Baptist or ang Presbyterian ma-offend niya ang Pentecostal, saan niya dadalhin na church? Sabi, if one brother offends another, should take it to the church. Eh, saan na church? Which church do they take it or to for adjudication? Diba? This alone demonstrates the problem with 30,000 denomination exists outside the bounds of the one holy Catholic and Apostolic Church. So Jesus intended there to be one universal, authoritative, visible, and yes, Catholic, united as one. These many small group churches, when they come together, they are already Catholic, no? With one
authority. Kaya yan ang pinaka-perfect na term na gamitin dahil sa utos ni Jesus sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Go to all nations. Teach them all that I have commanded you. And I am with you always. So, bonus trivia na lang. Bakit Roman Catholic? Okay, tama ba tong Roman Catholic, mga kapatid? Technically, is it correct to say Roman Catholic? Actually, hindi. No? Catholics should nevertheless beware of using the term Roman Catholic because it has dubious origins. Actually, ang nagpasimula nito, mga kapatid, ay ang Anglican Church. Para nila itong kutya sa atin. No? Kasi, they instigated it kasi they promoted, it is promoted by the English-speaking countries, by the Anglicans. Ang Anglican ay the Church of England. Pinasimuno ni King Henry VIII nung tumiwalag siya sa simbahang Katoliko dahil ayaw siyang pahintulutan magpakasal sa kanyang kay Anne Boleyn. Dinivorce niya yung asawa niya. Okay. So, nag-start siya ng sariling church. Kasi of supporters of the branch theory of the church, kasi gusto nila ipalabas sa Nicene Creed na there is one Catholic, an apostolic church of the creed, meaning there are three major branches. Yung Orthodox na nag-split sa the Great Schism on 1015, at saka merong Catholic, Roman Catholic, at saka merong Anglican. Kaya sila ang nag-promote nun para mukhang mas, para ipalabas na meron pang other Catholic other than Roman. Ah, oo. Meron pang other Catholic Church other than the Roman Church. Okay? Pero ngayong panahon, na-stack up na yung term na sa sige gamit-gamit, medyo nadala na lang. Gaya ng toothpaste, nadala na lang, dapat toothpaste yan ngayong nagiging Colgate. O kaya yung, ano, yung refrigerator naging Frigidaire. Pero, technically speaking, hindi siya proper na gamitin mong Roman Catholic. Dapat Catholic Church lang talaga. Nadala na lang yan dahil din ngayon kasi to distinguish ourselves from the Methodist, from the Baptist, from the one, no? From the Iglesia ni Cristo, from the Saksi ni Jehovah. The Catholic Church never speaks of herself as the Roman Catholic Church. Pansinin niyo sa mga dokumento, Vatican Council, never mong maririnig na minimension ng Catholic, dinidescribe niya yung sarili niya as a Roman Catholic Church. Nowhere in the 16 documents of the Second Vatican Council, for instance, you will find term Roman Catholic. Example, si Pope Paul VI signed all the documents of the Second Vatican Council as I, Paul, Bishop of the Catholic Church. Simply that. No mention of Roman. So, pwede, may makikita kang Roman Curia, Roman Missal, Roman Rite, kasi meron kasing mga Eastern Rites eh. Di ba? So, iba na naman yung Rite. Pero, pag sinabi ng Church mismo, hindi ginagamit ang Roman na term sa Roman. One Holy Catholic Apostolic Church lang. Walang Roman dyan. Silang, ginamit lang yan during the Anglican time. So, pag gumamit lang ang church, ang term na Roman as adjective, ginagamit lang yan sa Diocese of Rome as a church. Okay? So, in the 4th century, Bishop Pacian of Barcelona would say, 4th century, meaning 300 plus, siya ang gumamit ng term na Christian is my first name and Catholic is my surname or family name. Meaning, Christian gives me identity and the Catholic distinguishes me. So, Christian and Catholic are synonymous. Christian is my name, Catholic is my family name. The term Catholic does not refer to any heretic like Montanus, Arius, Pelagius, or Donatus. Catholic distinguish themselves from all others, from all Gnostics, Arians, Modalists, or Donatists. Catholics trace their identity back to the one and only Jesus Christ. So, yan ating referensya. Okay, salamat mga kapatid. Pasensya, lumagpas ulit tayo.
Hello, brothers and sisters. I hope hindi masyado mabilis ang explanation ko kasi medyo limited ang time. Ay, okay, let's close. Closing prayer tayo. Sino mag... Sis Ginaline! Ikaw mag-closing prayer. Sis Ginaline, open your microphone. Baka nasa kusina. Si Sis Carol na lang. Sis Carol. Hello? Sis Carol? Wala. Sis Eunice? Sis Nerilisa? Sis Nerilisa? Sige po. Ah, cool. Yeah, thank you, sis. Yes, po. Okay. This is for God, so in the presence of God, in the name of the Father, Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those sin against us. Not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you, Sis Nerilisa. Thank you. Brothers and sisters, see you next week. God bless. God bless.